Sino naman po kami para hindi maawa kay tatay? Opo, nandun. Hello, what's up mga katuto? Maligayang pagbabalik sa katotohanan showbiz. Pamilyang nagpakulong kay Lolo Narding nang dahil lamang sa mangga, mariing sinabi na kuya nila ang nagtanim ng puno ng mangga at hindi si Lolo Narding. Kung nagsorry lamang daw si Lolo Narding, ay hindi sila makakaisip na ipakulong ito. Narito ang mga nagbabagang balita na hatid sa inyo ng katotohanan showbiz. Talaga namang naging usap-usapan agad at viral sa social media ang 80-anyos na lolo na ipinakulong ng isang pamilya sa Asingan, Pangasinan dahil lamang sa 10 kilo na mangga. Dahil na rin sa katandaan ni lolo na 80-anyos na, naantig agad ang napakaraming netizens na nakakita at nakabasa sa balita. Si Lolo Narding ay ipinakulong dahil lamang sa pamimitas ng mangga. Mahigit isang linggo nang nakadetain si Lolo Narding na talaga namang agad kinahabagan ng napakaraming netizens at maging ng mga kilalang celebrities. Sa salaysay ni Lolo Narding, may lumapit daw sa kanya na namamakyaw ng mangga at dahil sa pagkakaalam ni Lolo Narding ay itinanim ito ng kanyang tatay ngunit ngayon nasakop na ng bakod ng pamilyang nagpakulong sa kanya. Ang nasa isip ni Lolo Narding ay wala namang masama kung mamimitas siya ng manggang itinanim ng kanyang tatay kahit pa nasa loob na ito ng bakod ng iba. Dagdag pa ni Lolo Narding ay nagawa lamang niya ito dahil wala naman siyang hanap buhay at gusto lang makabili ng bigas. Kaya naman ang may nag-offer sa kanya ng 1,000 para sa 10 kilo ng mangga ay agad naman siyang pumayag. Dahil single at walang asawa at anak si Lolo, nakatira lamang siya sa kanyang kapatid at mga pamangkin, kaya naman sa ganong halaga ay nais lamang niyang makaambag sa bahay na kung saan siya nakikitira. Dahil lang sa mangga, napakaliit na bagay, idinemanda na nila yung tao, kinausap ko, ayaw namang makipag-ayos, sabi ni Lolo. Noong nagbakod sila, nasakop nila, dagdag pa niya. Nang makapanayam naman ng News 5 ang pamilyang nagpakulong kay Lolo Narding ay kanilang iginiit na sa kanila mismo ang mangga at kung humingi lang sana ng sorry si Lolo ay di naman nila ito ipapakulong at handa naman din daw nila iatras ang kaso. Ayon kay Rovilin Season, kuya raw niya ang mismong nagtanim ng punong manggang iyon. Kung sinasabi po ni tatay na sa kanya po yun, paano po magiging sa kanya? May alad na po siya bago pa merong mangga, sabi ni Rovilin. Sinabi pa ni Rovilin na handa nilang i-withdraw ang kanilang sinampang kaso kay Lolo Narding, subalit kahit papaano raw ay dapat humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Sino naman po kami para hindi maawa kay tatay? So that's it mga katuto, what can you say about this? Share mo naman sa ating comment section.